ay inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga tagapakinig na sumali po at lahukan yung ating papromo. Bilang pasasalamat ko po sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating pong mga kwento na kung saan ay mamimigay pong muli ako ng exclusive pinkish banana t-shirts, cash prizes, cellphone loads at marami pang iba. Napakasimple lamang pong sumali, mag-subscribe, ilike po ang ating video at mag-comment. Maraming salamat po. At narito na ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Sana ay mapili mo rin ang kwento kong ito. Nangyari ito. Maraming taon na ang nakalilipas. Kwento ito ng aming angkan. Karanasan ito ng lolo ng nanay ko na si Lolo Antonio o mas kilala sa kanilang lugar na si Tunying. Nangyari ito doon sa kanilang probinsya sa Visayas. Noong mga panahong iyon, ay nagbibinata pa lang si Lolo Tunying. At nung mga panahong ding iyon, ay laganap ang nangyayaring mga kababalagan sa kanilang bayan na hindi na mabilang sa daliri ang mga napaslang. Sabi ng iba, sigalot at awayan tungkol sa lupa ang siyang itinuturo nilang dahilan. Yung iba naman ay mga tulisan ang pinaghihinala ang may gawa. Pero ang karamihan, lalo na ang pamilya nila Lolo Tunying, ay aswang ang pinaniniwalaan nilang gumagawa noon. Minsan, nang galing sila sa isang handaan, ay ginabi na talaga sila ng pag-uwi. Medyo maliwanag ang buwan noong mga pagkakataon na iyon. Nang papadaan na sila sa may simbahan, ay nagkabiruan sila. Sinasabi kasi ng karamihan sa kanilang lugar na mayroon umanong lumalabas doon. Nakakatakot kasi ang itsura nito. Makapanindig balahibo dahil sa luma na naitayo panahon pa ng Kastila. Pero maliit lang ito kumpara doon sa simbahan na nasa mismong kabisera. At nang nasa harapan na sila ng simbahan, ay bigla silang nakakita ng isang napakalaking aso na mabilis tumatakbo. Ngunit nang mapadan ito sa malaking puno, ay nakapagtatakang bigla iyong naglaho. At ang nakita nila ay figura na ng isang tao na mabilis tinungo yung likurang bahagi ng simbahan. Sa takot nila, ay nagmamadali na nilang nilisan yung lugar at nagsiuwian na sa kanya-kanyang bahay. Hindi na nila itinuloy pa yung plano magtipon-tipon at mag-inuman doon sa maliit na kubo na kanilang pinagtatambayang magkakaibigan. Kinabukasan na magkita-kita sila, ay kalat na yung balita ukol sa isa na naman nilang kanayon na namatay. Sa pagkakataong iyon, ay isang babae ang binawian naman ng buhay matapos itong makunan. Base sa usap-usapan, ay uminom daw yung babae ng katas ng halamang pampalaglag. Pero mariin naman iyong itinanggi ng asawa at sinabing maayos naman ang kanilang pagsasama, kung kaya walang dahilan para gawin iyon. Maayos din umano ang pagdadalang tao nito. Malusog naman at niminsan ay walang idinaing sa kanya. Hindi nga raw niya akalaing mangyayari iyon, kung kaya nabigla siya nang mamalaya na lang na wala nang buhay ang kanyang asawa at nagkalat yung dugo sa kanilang higaan. Marami ang mga naging haka-haka at espekulasyon
ng mga tao ukol sa totoong sinapit nung kanayo nilang buntis. Pero si Tunying ay may masamang hinala. May kung anong naguudyok at sumasagi sa kanyang isipan na may kinalaman sa nangyari doon sa buntis. Yung nakita nila ng mga kaibigan doon sa may simbahan noong nagdaang gabi. Ngunit katulad ng marami, yung bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay isa lang ring haka-haka hanggat hindi niya iyon napapatunayan. Nang sumunod na araw, habang abala sila ng matalik niyang kaibigan na si Ingo sa pagkokopra doon sa lupa ng isa nilang kanayon, ay may napansin si Tunying na kakaiba. Para kasing hindi sa kanila makaharap ng maayos yung kababaryo nilang nagpapatrabaho. Nakapagkausap nila ito ay hindi makatingin ng diretso, na para bang mayroong itinatago na tila ba may iniingatan itong lihim. Kaya habang nagtatrabaho sila ay hindi maiwasan ni Tunying na mapaisip at balikan yung nangyari nung gabi. Matapos nilang manggaling sa handaan, naisip niyang maaaring ito yung kanilang nakita na nagpalit anyo at nagmamadali. Ang bahay kasi nito ay nasa gawing likuran ng simbahan. Dahil doon ay nagkaroon ng interes si Tunying na alamin ang katotohanan. Pero kailangan niya pang magmatsyag at maging maingat, pagkat naisip niyang hindi siya dapat mahalata nito, na kanya na itong pinagdududahan. Nang magpahinga sila para magtanghalian, ay hindi doon kumain si Tunying. Umuwi siya sa kanila at doon na nanghalian. Nagpaalam siya sa kaibigang si Ingo at sinabing siya ibabalik na lamang. Nang magtanong ito sa kanya kung bakit doon pa siya kakain sa kanila at hindi doon sa inihanda nung nagpapatrabaho, ay nakaramdam siya ng konsensya dahil hindi pa niya masabi sa kaibigan ang kanyang dahilan. Nanalangin na lamang siya na sana ay hindi mahawa ang kanyang kaibigan. Matapos niyang makapanangalian sa kanila, ay saka siya bumalik sa kanilang trabaho. Pagdating niya ay naabutan niyang nagpapahinga pa si Ingo. Panay ang pagpupuri nito sa nagpapatrabaho sa kanila dahil sa masarap na pagkain inihain. Nakaramdam ng kaba si Tunying. Tinanong niya sa kaibigan kung ano ba ang ipinaulam nito sa kanila. Sinabi ng kanyang kaibigan na manok at 20 putahe pa ang iniluto, tinola at adobo. At pareho kasing paborito ni Ingo ang mga ulam na iyon, kung kaya nabusog daw siyang talaga. Hindi maiwasan naman ni Tunying na mag-alala para sa kanyang kaibigan. Kinahapunan nang pauwi na sila, habang naglalakad, ay nagtanong pang muli si Tunying sa kaibigan kung may napansin ba raw itong kakaiba habang sila ay nagtatrabaho kanina, maging sa pagkaing inihain sa kanila nung kanilang kababaryo. Nagtaka naman si Ingo sa mga itinatanong sa kanya ng kaibigan. Kaya matapos na sagutin at sabihing wala namang kakaiba siyang napansin, ay siya naman ang nagtanong dito. Noong una ay atubili pa magtapat si Tunying sa kanyang kaibigan. Pero napilitan din siyang magsabi nang magpumilit ito. Sinabi niya sa kanya na para kasing hindi sa kanila makaharap yung kanilang kanayon, na tila ba mayroon itong iniiwasan at itinatagong lihim na hindi umano makatingin sa kanila ng tuwid kapag nakikipag-usap. Nang sabihin sa kanya ni Ingo na diretsoy na nito ang ibig niyang sabihin, ay ipinagtapat na ni Tunying yung kanyang masamang hinala sa nagpapatrabaho nilang kababaryo.
Sinabi nitong hindi ito kaya ang may lahing aswang na siyang dahilan ng mga nangyayari sa kanilang patayan. Napalingon kaagad si Ingo sa kanya at napatitig. Natameme ito at biglang nag-isip. Kaya nagpaliwanag pa si Tunying sa kanya. Sinabi nito yung kanyang mga dahilan kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon tungkol sa kanilang kanayon. Pero hindi kumbinsido si Ingo sa kanyang mga paliwanag. Nang sumunod na araw ay nagtrabaho silang muli doon. Patuloy na naging mapagmatsyag si Tunying. Malakas kasi talaga yung hinala niya na may kinalaman ang kanilang kababaryo na si Mang Lucas sa masaklap na sinapit ng kanilang mga kanayon. Kaya halos hindi maituon ni Tunying yung kanyang atensyon sa kanyang pagtatrabaho. Hanggang sa lumapit ito at tinanong kung mayroon bang bumabagabag sa kanya. Nagulat pa si Tunying sa ginawang pagkumpronta nito sa kanya. Nang tangi na lamang niyang nasabi, ay paano daw nalaman ito? Sumagot naman si Mang Lucas at sinabing, halata kasi sa kanyang mga ikinikilos. Napalunok ng laway si Tunying. At halos hindi makapaniwala na gagawin iyon ni Mang Lucas. Hindi niya talaga inaasahan iyon. Mabilis namang nakaisip ng maidadahilan si Tunying at kanyang sinabi na may problema silang pinansyal. Pero noong mga panahong iyon ay mayroon naman talaga. Dahil nakaprenda ang alaga nilang kalabaw sa isa din nilang kanayon. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi naman iyon ang siyang bumabagabag sa kanya, kundi ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Mang Lucas at ng pamilya nito. Nang marinig naman iyon ni Mang Lucas, ay mabilis nitong sinabi na kanya siyang paluluwala ng pera para hindi na siya masyado pang mag-alala at mag-isip. Inialok nito ang kanyang tulong na walang hinihintay na kapalit. Sabi pa nito, ay ibalik na lamang nila Tunying kapag nakaluwag na sila, kung kailan sila magkakapera. Tumanggi si Tunying pero hindi na pumayag pa si Mang Lucas. At pumasok ito sa kanilang bahay. Paglabas, ay may dala na itong pera na siyang ipapahiram kay Tunying. Sa puntong iyon ay para nakaramdam ng matinding hiya sa sarili si Tunying. Kaya ayaw niya talagang tanggapin sana ang inaalok nitong halaga bilang tulong dahil ayaw niya magkaroon ng utang na loob dito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Natapos na rin sila sa pagkukopra kanila Mang Lucas at kumpleto niyang natanggap ang kanyang sahod. Pero naisip niyang ibalik lahat ng ibinayad sa kanyang upa sa pagtatrabaho niya doon para mabawasan na kaagad yung halagang ipinautang nito sa kanya. Tumanggi pa nga si Mang Lucas at sinabing hindi niya kailangang gawin iyon dahil tulad nga raw ng kanyang sinabi dito na kanya na lamang ibalik iyon kung kailan sila makakaluwag. Pero ipinilit iyon ni Tunying sa loob-loob pa niya. Hindi siya makukuha nito sa ganong estilo na para bang mas lalo pang tumibay yung kanyang paniniwala na may inililihim nga ito. Nasabi pa niya sa kanyang sarili ay gusto lamang nitong itago yung tunay na pagkatao sa pamamagitan ng pagbabalat kayo at pagbabait-baitan. Kinagabihan, napagkasunduan ni Tunying at Ingo, nayayain ang isa pa nilang kaibigan na si Canor upang mag-inuman. Napasarap sila at nakarami.
Ginabi na sila. Pero kahit wala na silang iniinom, ay nagpasya silang magpahinga pa ng ilang sandali doon sa kubo na kanilang tinatambayan. Nang may maramdaman silang umaali-aligid sa may labas. Kung kaya, agad na napadungaw sa bintana si Kanor. At malakas ang loob na tinanong kung sino ang naroon. At nang wala silang marinig na anumang sagot, ay naglabas pa ito ng kanyang balisong. Kanya iyong binuksan at naghamon. Sinaway naman ito ni Latunying at sinabing, baka aso lang ang naramdaman nilang iyon. At kanila pa itong tinawanan. Sabay sinabihan na baka sumagot ang aso sa kanya at magtatakbo siya sa takot. Nangiti lang naman si Kanor at itiniklop na niyang muli yung kanyang balisong. Nang patayo na sila para umuwi, ay bigla na lamang umuga yung kubo na para bang may bumangga doon na kung anong napakalakas na pwersa. Kung kaya, muli silang napaupong tatlo sa sahig at napamura pa dahil sa pagkagulat. Nang bigla na lamang tumambad sa harapan ng kubong walang pinto ang isang aswang, humihingal ito at naglalaway na nakayukong bagya at nakadipa pa ang mga kamay. Nataranta silang tatlo at nagmamadaling tumayo. Sa isang iglap ay nakita nila Tunying na nasa labas na si Kanor na mabilis nang tumatakbong palayo matapos na tumalon sa may bintana. Kung kaya, mabilis na rin silang sumunod ni Ingo. Halos magkandara pa sila, makalayo lamang doon. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.